Hello po, good afternoon. Ituturo ko po kung paano tayo mag-mix para sa gagamitin nating pang-seedlings ng ating mga mustasa. Ito guys. Una, ito po yung ating kokopit. Galingan sa kahoy guys, puro, walang halong buhangin. And then, dalagyan natin ng vermicas. Ito naman po, vermicas. Yan. Haluan natin ng vermicas. And then, ordinary soil. Yung buhangin lang na nakukuha sa tabi-tabi. Yan. Haluin natin ng ordinary soil. Yan po. And then, ito naman, rice hull. Yan guys, ihahalo lang natin siya. And then, yung last one po, yung ating fertilizer. Yan, haluin lang natin siya guys. Yan, pagka nahalo na po natin, yan po, nahaluin lang natin siya guys. Bali yung ginamit po natin, kokopit, vermicas, ordinary soil, rice hull, tapos yung nilagay natin kanina na fertilizer. And then the yan guys, haluin lang natin siya ng maayos. Yan po, haluin lang. Then pagka nahalo po natin, pwede na po natin yung gamitin na pangkunla. Yan guys, kasi ito po, magpupunla na po tayo. Magpupunla na po tayo ng mustasa. Yan guys, mustasa. Yan, buhus lang natin sila ng ganun guys. Napakasimple lang po. Bali yan guys, pagkatapos natin maibubud yung mga seeds natin dito, gagamitin po natin ng spray bottle. Para pagka diniligan po, hindi sila masyadong lumubog. Para madali po silang tumubo. Then after po ng 3 to 5 days, makikita nyo na po na umusli na po yung mga seeds natin. Yan guys. Then sa susunod po na 8 days, pagka may tatlong dahon na, pwede na po tayong mag-transfer. Hello po! Ngayon po tuturuan ko kayo kung paano mag-transfer ng petsay at mustasa. Bali una, kukunin nyo yung pinaka-ugat niya. Then, make sure po na yung ugat ay buo. Yung walang napuputol para sigurado po na tutubo yung ating petsay. And then, dito naman, yan. Ito yung buhangin na loam soil na may halong carbonated rice hull. Yan. Dapat medyo malalim para siguradong mabubuhay po. Yan. Lagay nyo lang yung yung stem niya tsaka yung ugat. And then, yan po. Dahan-dahan po. Ibali po, mas malalim, mas maganda para pagka diniligan, hindi po aangat. Diin lang natin ng konti. Yan. Tapos, dito naman, sa pa. Kukuha pa tayo ng isa. Kailangan hindi po na sisira yung ugat. Yan. Pagka okay na yung ugat niya, okay lang kung may nakasama pa. Lagay lang po natin siya dito. Yan. Ibang pailalim. Dahan-dahan lang po. Yan. Tapos diin lang natin ng konti. Kasi sa pa dito guys, pwede pa yan. Gamit lang ng recycled materials. Empty bottle po. Pwede na po tayong makapagtanim. Para hindi na natin bibilin sa palengke. Yan guys, ganyan lang po. Yan, pagkatapos po nating makapag-transfer, nandito na po siya. Ito na yung transfer natin. Kailangan gumamit po tayo ng spray bottle para hindi masira yung dahon. Yan, diligan lang natin ng kaunti guys. Yan po. Para hindi po sila mabigla at mamatay. And then, huwag po natin muna silang ibibilad sa araw.
hanggat bagong transfer pa lang para hindi po sila matutuyot. Ayan po guys. Ito naman guys, ito naman po. Ito guys, mga 8 days na po ito. Then, kapag ka nakikita nyo ng ganito na karami, pwede po natin silang lagyan ng ano, fertilizer para pampadagdag ng sustansya guys. Yan. Sustansya po. Kunti lang po. Every other day or every twice a week lang po yan. Yan eh guys, oh, malalaki na sila. Halatang halata na na mga pet chay at mustasa na po ito. Yan guys, lagyan lang natin ng konti. Dito naman po, ipapakita ko sa inyo guys kung ano na yung status ng ating pet chay. Yung pinakita ko dun sa last video, yan na po yung kinalalabasan. Mga after 1 week po, ganyan na siya kaganda and kalaki. Yan, ito yung mustasa po natin. Kung mapapansin nyo dun sa video po, napakaliit pa lang nila. Ngayon guys, tignan nyo, oh, medyo lumalaki na po sila. And then the after 10 days siguro, pwede na natin i-harvest ito. Opo, and then dito naman dun sa isa next bottle. Yan. Diba guys, ang lalaki na. Malalaki na sila at malulusog. Imagine nyo po, oh, sa ganitong bote lang po, pwede na pala tayong makapagtanim. Kaya kung wala po kayong space sa inyo, pwedeng-pwede po tayong magtanim. Huwag po natin sayangin yung oras natin sa anumang bagay. Mas mabuti pong magtanim tayo para in the near future po, meron tayong ma-harvest. Sabi nga po nila, kung may itatanim ka, may makukuha ka pa rin. Yan po, yan yung status niya po guys. Oh, tingnan niyo po. Oh, ang ganda. Yan, bagong dilig pa lamang yan. And then, ito naman po yung next din. Ayan po. Kung makikita niyo po, ito yung mga puti-puti. Yan po yung mga pinaglagyan or pinag-shell ng itlog. Pwede rin po silang maging fertilizer. Then, sa next video ko guys, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-harvest ng petchay at saka mustasa. Sa laki po nila, siguro sabay po silang ma-harvest siguro guys. Yan. Kung may makikita po kayong gano'n, yung dilaw, pwede po natin yan tanggalin. Or, ayahan muna natin. So, okay din naman po, natanggalin po. Para matutuyo din naman yun guys. Hindi na siya lalaki. Kasi yun yung unang dahon niya. Yan po. And guys, muli po, papakita ko na lang sa inyo kung paano po ulit tayo mag-harvest. Abangin niyo po yung susunod na video natin guys. Salamat po.